Alright, what's up mga bro? Magpapalit tayo ngayon ng ano, repair kit sa ano to, sa brake master. Papalitan na natin kasi luloko na yung preno ko sa harap eh. Matigas na siya, hindi na gaano bumabalik. Pakita ko sa inyo. Ito yung front brake natin, medyo matigas na siya. Bagal na siyang bumalik. Medyo last bag na kasi yung ano, 3 years na yan eh. Wala nang palitan. Linisan ko na yun ang nakaraan, puro dumi. Kaya bumili na ako ng pamalit. Mismo nandito yon. Ito, 8mm to eh. Size nito. Ayan. Tapos ito, ginawa ko lang. Ayan. Baby flow. Panood ko lang yan ng ano, ng brake fluid para pag nag-bleed tayo mamaya. Ang gawin nyo na lang pag ano, bibili kayo ng hose para dito, punta kayo mismo sa hardware, tapos dali nyo yung motor nyo, sukatin nyo kung ano yung kakasya. Ito kasya naman to, masikip nga to eh, pero kasya sya. Ayan. Tingin ko nasa 4mm to or 5mm itong hose. Brake fluid, yan. Ang bibili nyo, DOT3 or DOT4. Yan. Mas mahal nga lang yata yung DOT4. Ito pang higop natin ng ano, fluid. Yan. Ginawa ko na lang din. Hiringgilya. Paklasin na natin yung ano, brake master. Yan, bago pa yung ano natin, oh. Kaka-bleed ko lang yan eh. Bago yung brake fluid yan. So, higupin na natin to. Yan, higupin ko muna yung laman. Mas madaling mag-bleed, ano. Yan, pag naubos na yung laman yan, pwede natin i-bleed. Pababain lang natin yung fluid dito. Siguro mga kalahati nito. Madali lang kasing i-bleed yan pag pataas. Ah, pag wala ng pressure to, okay na yan. Medyo mababa na yung ano nyan. Yung brake fluid. Pwede natin kalasin tong sa hose. Ito mas okay kung markahan nyo na lang. Para lang nyo yung dating pwesto nya. Pero tingin ko kahit naman saan to pwede tong ano. Itong tumapat. May butas kasi yan eh. Dumadaan yung brake fluid. Pero markahan na natin para yan na rin natin ikabit mamaya. Size ito, 12mm. Ano lang natin. Kailangan may panahod kayong ano, para kung tumagas hindi madadamage yung paint. Ano. Kaya natin. Meron tayong panahod. Tissue. Ito yung sinasabi ko, yan o. Yung sinasabi ko, may butas. Yan yung nakatapat dito sa loob. Pero tingin ko, kahit naman wala yun sa butas, dadaan pa rin yung fluid dyan. May space naman kasi. Pero doon na lang natin balik sa dati niyang pwesto. Brake levers, yan, 10mm parehas. Brake lever, brake switch, yan, meron din yan dito ng ano, ito, tornilyo,
So nakaharang to, kailangan natin lugan muna tong siya. 14 mm to. Ganan natin para ma-upod natin. Ayan, lugan na natin to. Ano, matanggal natin yung brake switch. Ayan, yung brake switch. Tanggalin natin tong clamp ng brake master. Ayan, assembly 5 mm. So ganyan din yan pag ano, standard yung motor nyo. Baklasin nyo lang yung fairing sa harap. May clamp din yan. May clamp din yan na parang ganito. Mas marami nga lang baklasin. Ito kasi sa naka-naked handlebar na. Mas madali access ano. Tanggal na natin yung brake master assembly. So ito na yung brake master assembly natin. Malinis yan. Nilinis ako na yung nakaraan eh. Ito lang talaga palitin na. Ayan ito. Itong pump nya. Or yung repair kit kung tawagin ito. Palitan na natin to. Buklasin natin. Tanggalin nyo muna itong rubber boot. So kahit hilahin ko na ng ano to. Papalitan naman na to. Ayan. Rubber boot. Tapos meron niyang sear clip sa loob. Kailangan niya ng sear clip remover. Ito. Ayan, tanggalin na natin. Ginawa ko pa ng parang tong sear clip remover ko eh. Sear clip. Medyo binawasan ko pa yung dulo niya. Hindi kasi kasya nung una. Binawasan ko lang. Ito yung sear clip. Tanggalin to. Ito yung pump. Ito nyo ba madumi na? Maitim-itim. Nirinisan ko na nga yan eh. So yan o. Maitim-itim na siya. Hindi pa naman siya natagas pero yan nga. Madumi na tsaka matigas na yung preno. Palitan na natin. 3 years na to eh. Sobrang dumi niya nung una kong binaklas yan. Meron pang spring yan sa loob. Ito yung spring. Nanigisan ko na lang to, tapos kabit na natin tong bago nating ano, repair kit ano. Nanigisan ko muna saglit. Ayan, medyo narinis ko na to. Ayan. Ito pala, kailangan linisan nyo rin. Yung butas na maliit. Nakita nyo yung malaking yan. Yung may taklob na yan, may butas yan sa ilalim. Yan, bumabalik yung brake fluid. Isod nyo lang yan. Nakita nyo yung maliit na yan. Ayan. Sundutin nyo na ng karayom. Ito. Yan, yung butas na yan. Kailangan tanggalan nyo ng bara kung sakala may bara. Kasi pag bumabara yan, hindi nakabalik na maayos yung brake fluid. So kaya hindi din bumabalik. Posible nga ito din yung may problema. No? Yan naman siyang bara. Mapasok naman eh. Yan, balik na natin yun. Malinis na to, no? Pwede natin lagay yung repair kit. Ito. Ayan, kabit na natin. Ito yung code. Search nyo lang yung code na yan. Yan yung stock. Sa 250 ko nabili ito sa Shopee. Ayan, spring. Sear clip. Pump. Rubber boot. Yan, may washer pang kasama. Ito niya yung spring. Mas malaki, no? Pero stuck to. Press lang sila, oh. Mas mabala yung spring. Kabit na natin to. Ito, dito yan. Yan, pasok nyo lang yan dyan. Hindi kasi yung spring niya dito. At ganun. Stock part 2 eh. Yan ang lumang spring gamitin natin. Ano? Hindi kasi eh. Ito nyo naman yung diameter nyo. Talaga siya papasok. Ito na lang gamitin natin yung lumang spring. Tapos yung bagong pump. Ito. Pasok lang natin dyan. Pasok lang natin dito.
Ayan, okay na siya. So, balikan natin yung sear clip. Sear clip pala yung luma din gagamitin natin. Ito. Makapal kasi itong isa eh. Hirap niya ipasok. Ito na lang ang kakabit natin yung luma. Okay pa naman ito. Sear clip lang naman yan. Pasok na yung sear clip. Ano natin para sigurado. Ano, okay na. Ano, maganda na yung may play na. Play na, walang play eh. Sobrang tigas. Kasi nga, lost bug na to. Ano, pwede natin ragay yung rubber boot. At lagyan natin ng grasa, ano. Actually, pwede natin ilagay ito eh. Para mas harang yung dumi. Lagyan natin grasa itong konti. Sama na natin yung washer. Sa parts catalog kasi, may washer na nakalagay. Pero yung stock, yung binagpalitan ko, wala talagang washer. Pero lagay na natin yan. Diyan lang natin tong rubber boot pa loob. Cover lang naman yan. Para hindi siya malagyan ng mga dumi. Ano? Ayan, okay na. Nakabit na natin. Maganda na yung play niya. Pwede natin balik to. Kabit na natin ha. Nakatapat na sa marker natin. Marker natin kanina. Okay na yan. Pwede na tayo mag-sali ng brake fluid. Pubuti na natin sa guhit. Ah, sa guhit. Nagwas po. Pasin natin. I-bleed naman natin yan eh. Bago tayo mag-bleed, press muna natin yung preno. Pansinan nyo, may angat dyan mga bula. Yan. Yan, sabi ko sa inyo, konting bleed lang. Kasi pwede nating palabasin yung bubbles dito eh. Kasi nga, hindi naman lumusot sa ilalim. Baga nasa hose pa lang yung mga bubbles. Pag pinress mo yan ng pinress, titigas na yung preno mo dyan. Ito nya, yung mga bula. Press na ng press hanggang mawala yung bula. Kaya pala ang tagal tumigas ng preno kanina. Tagal magka-pressure. Hindi pala naigpitan ng maayos to. Matumatagas sya kanina. Yan ha. Yung mga tagas. And double check nyo ha. Igpitan nyo mabuti to. Kailangan walang tatagas dito. Yan, okay na. So, kahit wala hindi siya nakatapat doon sa dating pwesto. Yung butas kahit di nakatapat. Nag-flow pa rin yung fluid. Kasi nga may space. Medyo matigas na yung preno natin. Siguro pigapigayin ko na lang. Tapos bleed ko ng konti. Para mas tumigas pa yung preno. Ano, okay na yun. Ganyan lang kadali mga gano. Palit ng repair kit. Okay na rin siya. Hindi na siya sobrang tigas. Tapos bumabalik na siya. Ano, ayun na, matigas na yung preno natin. Binlead ko na rin ng konti. Kaya
natin balik to cover niya. Itong rubber muna. Tapos yung plastic. Tapos yung cup. Medyo ako. At pala binlid ko pang konti. Kasi madami pa pala yung fluid. Kabit na rin natin. Tablid ko muna. Mahapaw eh. Nabuwasan yung fluid sa loob. Tignan natin to. Okay na. Isang bleed pa para buwasan ulit. Mga na-bleed natin na fluid. Konti lang. Nakita nyo naman dito, wala namang bubbles. Kaya okay na yan. Pwede na tanggalin to, no? Okay na. Ito natin. Pwede natin ano, yun na lang, last. Pwede natin overnight na nga press to. Para matanggal yung mga natirang bubbles na konti. Para mas lumakas pa yung pwede natin. Yan, kapit ko lang. Yan. Pwede nyo lang ng overnight na ganyan. Para umangat yung mga bubbles dito. Sa reservoir. Pwede natin, sride na lang natin bukas ano, pag tila na. Alright, test ride na tayo. Ayan. Grocery kami ngayon. Ganda ng panahon ah. Ganda na panahon ngayon. Ayan, okay naman yung preno natin. Mas tumigas na siya ngayon. Anong inipitan natin ng ano, ng zip tie. Technique din yan para yung mga ano, microscopic bubbles para ma-breakdown siya, para umangat. Malakas na yung preno, hindi na matigas, tas mabilis na siyang bumalik. So bali ano, 25,000 kilometers tinakbo nito bago ako nagpalit noon nung repair kit, yung pump. Yan ko na kung urig yun na bili ko ha. Shopee ko nabili yun eh, hindi sa kasa. Kasi nung nagtanong ko sa mga kasa dito, wala. Wala silang stock. As in ako magkano? 400 daw. Yung nabili ko kasi Shopee, 250. Nakakita nyo, iba yung spring eh, laki eh. Mas malaki. Tapos yung circlip, ang kapal. Mas maganda, mas pangit. Hindi kasi eh, malaking spring. Hindi mo ginamit? Oh, yung pump ang importante. Ayun na lang naman ang importante, yung pump. Dapat gagana yung pump. O dapat kasukat na kasukat yung pump. Yan. So, nung nakaraan, may nabili din ako pang wave yata yun. Generic lang, parang 60 pesos. Hindi kasi yung pump niya, laki. Hindi siya kasukat. Ayan.
na kailangan yung stock talaga yung bilhin nyo. Maghanap na lang ako ng ano, ng urig, tapos lagay ko sa link, ano, lagay sa description. Meron din ako nakita na ano, na ting 80 pesos yata yun, pero galing Indonesia. Ang binili ko kasi yung ano eh, sa Pinas lang, kasi yun nga parang hindi siya talaga yung ano, stock. Yung pump lang ang kasukat eh, kaya rubber boot. Pero okay naman, gumapagana naman natin. Pwede mo naman gamitin yung luma mong springs at yung luma mong circlip. Meron man sa Shopee ng mga ano, mga tigo 400. Ganun ang presyuhan eh. Yung mga urig siguro. Pero hindi ko sigurado ha. Pero kung ano, saka kayo maganap. Para siguradong fit. Ano? Original. Eh ako nga kasi wala akong nabilhan dito. Walang stock eh. Malas. Pero okay na, napagana na natin. Solid na yung preno natin sa harap. Ngayon pala kapag ano, ano, kapag bawa luma na yung brake fluid nyo, ganun pa rin gawin nyo kagaya ng ginawa ko. Tapos kapag nakabit nyo na, saka nyo i-flush yung mga lumang brake fluid, i-bleed nyo lang. Meron naman din akong vlog nun eh, flush and bleed ng ano, ng brake master, brake fluid, paano magpalit, flush nyo lang. Tapos yung sa caliper naman, meron din akong vlog nyan kung paano linisan yung caliper. Yun. Ito nga, nalinisan ko na to eh, kaya hindi ko na pinakita. Yun lang naman ang pinalitan din natin. Yung mismong pump ng ano, brake master assembly. Okay na ulit. Yung interval naman ng pag may maintenance nyan sa caliper, every 5,000 nilinisan ko yan. Brake fluid, every 10,000 nagpapalit ako ng brake fluid. Ang pangalawang palit ko nga ngayon. Okay, yun lang naman. Tapos yun nga, baka ramdaman nyo yung preno nyo kung palitin na yung ano, pump. Sa pag tumigas na yung preno nyo sa harap, parang matigas, tapos mabagal siyang bumalik, halos hindi na niya napipindot yung ano, yung brake switch. Yan, ibig sabihin nun, madumi na yung ano, yung pump. Sa repair kit, palitan nyo na yun. Ano mo, swabe na ulit eh, yung sa preno eh. Malakas na ulit siya. Okay na yung ano. Braking power, ano. Okay naman yung piston nito eh. Tinesting ko rin naman eh. Nagre-retract naman pag ipinepress. Kaya ito talaga yung problema. Yung pump, no? Sarap. OBR, tahimik. Natin yun, oh, 100 eh, oh. 100? Oo. Grocery kami ngayon sa ano, Marky Mall. Ganda na ng panahon eh, no? Stop! Link sa description, ano, para kung ano, order na lang kayo. Tapos yun na yung vlog dito. Bye mga bro, ride safe.